Hindi nakala ni Manong Domeng na maging ganito ang lahat matapos siyang ginawa ang mga bagay para sa kanyang pamilya. Maga kasing sumakal ang buhay noon ang kanyang asawa, kaya naman siya na ang nagiging ama at ina sa kanilang tahanan. Ginawa ni Manong Domeng ang lahat ng paraan para maibigay lamang sa kanyang anak ang mga pangangailangan nito, lalo na pagdating sa edukasyon. Mapalad si Sarah, ang kanyang nakatandang anak, dahil nakapagtapos na ito sa kabilaman ng paghihirap nitong si Manong Domeng. Ngunit walang sinukli ang dalaga sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho itong si Manong Domeng bilang isang taxi driver. Ngayon lamang niya naramdaman ang panghihina ng kanyang mga mata. May mga panahon na nagtungo ito sa isang optical clinic para ipasuri ang kanyang mga mata. At nalaman niyang dulot iyon ng stress, pagod, puyat at kulang sa tulog. Halos kasi hindi na siya makatulog o makapahinga para lang matutusan ang pangailangan dalawa nitong anak. Kaya naman, simula noong nakapagtapos na itong si Sarah sa pag-aaral ay lumuwang ang kanyang damdamin dahil makutulong na rin ito sa pagpapaaral ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi ito inasahan ni Manong Domeng. Pinayuhan siya ng doktor na itigil na nito ang pagtatrabaho dahil mas makasama ito sa kanyang kalusugan. Pero, hindi niya ito pinapansin. Hanggang dumating ang isang umaga, pagmulat ng kanyang mga mata, wala na siyang maaninag. Sarah, Steve, tulungan niyo ako. Oh, Tay, ano na naman ba itong dinadrama niyo? Anak, wala akong makita. Naku, Tay, huwag ka nga magbiro dyan. Anak, hindi ako nagbibiro, Sarah. Malabo na ito paningin ko. Tay, alam mo naman na pinapaaral ko si Steve. Huwag naman pata kayo, kargalo di konsensya ko pa. Alam mo namang marami pa tayong bayarin dito sa bahay. Kaya please, huwag nyo nang dagdagan pa. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang panimula ng ating kwento? Kung ganun, maaari bang makahingi ng like at comment mula sa inyo? Maraming salamat po. Hindi mapigil ni Tatay Domeng ang mapaiyak dahil nasaktan ito sa sinabi ng anak. Kahit malabo man ang paningin nito ay sinisikap ng matanda na makagawa ng gawaing bahay. Habang natatrabaho naman itong si Sarah bilang isang staff, kasabay niya sa pagpasok ang bunsong kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa high school. Ito ngayon ang pinaproblema ng dalaga dahil nasa isang private high school nag-aaral ang kapatid at medyo mabigat ang tuition fee rito. Kaya masama ang loob nito sa ama dahil nasa kanya na nakaatang ang lahat ng responsibilidad sa buong pamilya. Kaya naman, natatak sa isipan ng matanda na wala talaga siyang silbi sa kanilang pamilya dahil disabled na ito at maaring palamunin lamang siya. Masakit iyon para sa matanda dahil sa buong buhay niya, ngayon pa lamang siya napagsalitaan ng ganon. Kaya naman, naisipan ni Manong Domeng na umalis na lamang sa tahanan para hindi na siya makatikim pa ng mga masakit na salita mula sa kanyang anak. Kahit nahirapan na siyang maglakad dulot ng panlalabong mga mata, ay tinitiis niya ito. Kinahaponan, umuwi na ang magkapatid. Napansin nilang tahimik lamang ang buong bahay. Tay, narito na kami ni Steve. Ngunit wala naging tugon sa kanyang sinasabi. Ate, nasaan si tatay? Hindi ko alam, Steve. Baka may pinupuntahan lang. Pero ate, narinig ko kayong dalawan nag-uusap na malabo na daw ang kanyang paningin. Hindi ka magkalaki, tatay? Steve, huwag kang magsalita ng ganyan. Siyempre, nag-alala din ako kay tatay. Kung ganun, bakit mo siya pinasalitaan ng ganun, ate? Sa mga oras na iyon, nagbabakasakaling matagpuan ni Sarah ang ama sa ilan itong kapitbahay, ngunit namigo siyang mahanap ito habang nalalakad itong si Tatay Domeng sa may gilid ng bangketa. Hindi niya napansin na may palapit sa kanyang sasakyan at huminto sa kanyang harapan. Hello? Manong? Ayos ka lang ba? Muntik na kitang masagi, ha? Sad ng isang binata na nakasakay sa isang kotse. Hindi ba ikaw yung taxi driver na tumulong sa akin noon matapos akong maaksidente? Hinanap kita noon, Manong, pero hindi kita makita. Gusto sana kitang pasalamatan noon dahil kung hindi dahil sa'yo, marahil wala na ako sa mundong ito. Natandaan kita, iho. Pasensya ka na, ha? Hindi ko na kasi makita ang pangumukha mo, eh. Malabo na kasi ang paningin ko. Manong, wala ka mang kasama. Napakadelikado sa'yo sa daan. Napag-alagala na lamang sa oras na ito. Nako, iho. Mabuti at nag-alak ka sa akin.
Samantalang ang anak ko, wala man lang pakialam sa akin matapos kong binigay sa kanya ang lahat-lahat, pero tinakwil niya ako. Wala na akong silbi. Manong, ako nga pala si Jared. Dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo, kung ayos lang sa inyo, ipapacheck up kita sa ospital. Yung mga mata mo. Naku iho, wag na. Wag mo na akong lalahanin pa. Galing na ako sa optic clinic para magpasuri, pero sa kasamang palad, wala na daw akong mag-asa pa. Pero kung gusto niyo man, malaking pera ang pangailangan namin dito. Kaya wag na iho. Nakaabala lamang ako sa inyo. Marahil ito na talaga ang magiging kapalaran ko. Ganun pa man, maraming salamat sa kabutihang in-offer mo sa akin. Pero Manong, alam mo, kung hindi dahil sa tulong mo, kung hindi mo ako sinagip noon, wala na ako. At marahil hindi kami makasundo ng mga parents ko at hindi papunta sa akin ang mga ari-arian nila. Kaya bilang ganti ko sa inyo, sa kabutihan mo, papagamot kita. Nako, gaya na sabi ko kanina, maraming salamat iho, pero mas gusto pang tulungan mo ang mga mahirap na tao, yung mga kababayan natin na mas lalong nangailangan ng tulong. Matanda na ako, baka ilang taon na lamang ang itatagal ko sa mundong ito. Alam mo, maraming kabataan ngayon ang nangailangan pa ng suporta. Kung ganun Manong, isasama na lang kita sa bahay ko at huwag kang mag-alala dahil alagaan kita. Samantalang, ilang linggo nang hindi mapakali itong si Sarah sa paghahanap sa kanyang nawawalang ama. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga nasabi noon sa ama. Halos gumuho ang kanyang mundo ni Sarah kung bakit niya iyon nagawa at nasabi sa kanyang ama na siyang dahilan kung bakit siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ate, nasaan pa talaga si tatay? Steve, hindi ko alam. Pero sana makita na natin si Tatay Doming. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya sa lahat ng mga nasabi ko. Alam kong wala akong karapatan na magsabihan siya ng ganun. Kasi wala ako sa kinalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa tatay natin. Kinabukasan, pumasok na sa trabaho itong si Sarah. Ngunit parang walang gana dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Habang natatrabaho itong si Sarah, napansin ng kanyang boss na malungkot at walang gana magtrabaho. Miss Sarah, ayos ka lang ba? Sir Jared, pasensya na ho kayo kung napapansin niyo akong malungkot. What's wrong, Sarah? Yung tatay ko kasi, ilang araw nang nawawala, napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Kaya nagtatampo si tatay sa akin. Pero isa sa inaalala ko, malabo na kasi ang kanyang mga mata. Baka ano na nangyari sa kanya? Alam mo, Miss Sarah, noong nakarang araw, may matandang munti ko na masagasaan na sa gilid siya ng biyangketa na parang matutumba na. Kaya nalapitan ko siya. Talaga, sir? Ano pong pangalan niya? Parang Doming yata yun. Ha? Talaga po, sir? Alam ba, Miss Sarah, napakabait ng taong iyon. Siya nga pala, siya yung nagligtas sa akin noong na-aksidente ako. Mabuti na lamang at may taong mabuti ang puso, ano? Kaso nabulag siya ngayon. Nawa ko sa kanya. Gusto ko siyang tulungan pero tumanggi siya. Sir, siya po ang tatay Doming ko. Gusto ko siyang makita. Sige, huwag kang mag-alala, Sarah. Safe naman ang tatay mo sa bahay ko. Mamaya, sumama ka sa akin at makikita mo siya doon. Maraming salamat, sir. Hindi ko na kaya kung may masama nangyari sa kanya. Kinahapunan, sumama nga itong si Sarah sa kanyang boss. Pagkarating sa bahay ng boss, hindi nga siya nagkamali. Ang kanyang tatay Doming ang naroroon. Tay, akala ko kung ano na nangyari sa inyo. Pasensya ka na, tay, sa mga lahat ng mga nasabi ko sa iyo nung nakaraan. Mali ako, tay. Dapat hindi ako nagsalita ng ganun sa iyo. Sana po mapatawad niyo ako, tay. Anak, pasensya ka na kung hindi na ako nakatulong sa inyo na kapatid mo. Tatay, para sa akin, yung mga nagawa mo noon ay sapat na. At kailangan kong suklian ang mga nagawa mo sa amin ng kapatid ko. Sir Jared, maraming salamat po ulit. Miss Sarah, alam kong isa kang masipag na empleyado ko sa aking kumpanya at mapalad ka dahil nagkaroon ka ng isang
mabait na ama. Gusto kong ipaalam sa inyo na bibigyan ko kayo ng pera bilang papasalamat kay Manong Doming sa aking buhay. Simula sa araw na iyon, binigyan na ni Sarah ng pansin na talaga ang buhay ng kanyang ama. Nagpasalamat din ito kay Sir Jared dahil sa kanyang kabutihan. Tatay, maraming salamat at pinatawad niyo ako sa aking mga nagawa noon. Alam mo anak, ang malaga sa akin ngayon para sa akin ay masaya tayo hanggat buhay pa ako kahit na hindi mo na ako makakita. Kayo na kapatid mo ang siyang maging ilaw ng aking mundo. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Abangan po natin ang sunod pang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam!